Hello, sa episode na ito, ipapakita namin kung paano i-connect ang isang router mula sa isa pang router. Napaka-useful nito lalo na kung kailangan natin maglagay ng isa or higit pang router mula sa ibang parte ng ating bahay na hindi na maabot ng ating main router. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Halimbawa, ang router na ito ay ilalagay natin sa third floor ng ating bahay at ang main router naman ay nasa first floor ng ating bahay. Gagamit tayo ng wire or network cable upang ma-connect natin ang isang router mula sa ating main router at ang tawag dito ay access point. May iba't ibang paraan naman ang connection na gagawin natin at nakadepende ito sa second router na gagamitin. Halimbawa, kung ang second router ay mayroong one port, ay pwede na natin ito i-connect directly sa ating main router. Ang tanging kailangan lang natin ay i-configure ang SSID or Wi-Fi name at Wi-Fi password nito. Kung sakali naman na walang one port ang inyong second router, pwede natin ito i-connect sa LAN port. Ang paraang ito ay may dalawang configuration na pwedeng gawin. Una ay ang pag-disable ng DHCP ng ating access point or second router upang ang ating main router ang mag-assign ng IP address sa mga makakakonect sa ating access point or second router. Paano ito gawin? Una, alamin muna natin ang IP address ng ating main router dahil dito natin isasabay ang IP address na ilalagay natin sa ating second router. Upang malaman ang IP address ng ating main router ay i-connect muna natin ang ating computer sa ating main router, mapa wireman or wireless. Then buksan ang CMD at i-type ang IP config upang makuha ang IP address or default gateway. Dahil nakakonect ang computer na gamit ko via Wi-Fi, makikita natin dito sa wireless LAN adapter ang default gateway or IP address ng ating main router. Pwede din makita sa likod ng router ang IP address or default gateway nito. Ayan, alam na natin ang IP address ng ating main router. Ngayon isunod na natin ang second router. I-reset muna natin ang second router. Pindutin ng mga 15 to 30 seconds ang reset button na makikita sa likod ng router. After nito ma-reset, i-connect ito mula sa LAN port papunta sa ating computer gamit ang network cable. Then buksan ang CMD at i-type ang IP config upang makuha ang IP address or default gateway. Dahil nakakonect ang computer na gamit ko via wire or network cable, makikita natin dito sa Ethernet adapter ang default gateway or IP address ng ating second router. Pwede din makita sa likod ng router ang IP address or default gateway nito. Then buksan ang web browser at i-type ang IP address or default gateway ng second router. Then mag-login. Kung hindi nyo alam ang username at password ng inyong router, makikita ito sa likod ng inyong router, or pwede din ito i-search sa internet. Then pumunta sa network at buksan ang LAN. Dito sa LAN, palitan natin ang IP address. Ang ilalagay natin na IP address dito ay isasabay natin sa IP address ng ating main router. 192.168.10.2. Bakit 2 ang nilagay natin? Dapat ang first hanggang third octet ng IP address ay parehas. At ang fourth octet ay hindi parehas. Pwede maglagay mula 1 hanggang 254. Dahil ang 1 ay nasa main router na. Kaya 2 ang ilalagay natin sa ating second router. Then, save. Then mag-login ulit tayo. Then pumunta tayo sa DHCP. Then disable. Then save. Ngayon, pwede na natin ito i-connect gamit ang network cable mula main router papunta sa second router. Ang maximum na haba ng isang network cable na pwedeng gamitin ay nasa 90 to 100 meters. Ngayon, pwede na natin ilagay sa ibang area ng bahay ang ating second router. Pwede din natin palitan ng ibang Wi-Fi name or SSID at Wi-Fi password ang second router. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Wait, teka lang.
Sabi ng YouTube Analytics sa channel natin ay 68% ng nanonood ng mga video natin ay hindi pa nakasubscribe. Sana po mag-subscribe kayo. Libre naman po ang pag-subscribe. Kaya kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood, kita-kits sa susunod na video, paalam!